Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Tito, Vic and Joey, handa na di umano sa demandahan. Muling natalakay ng veteranong showbiz columnist na si Christy Fermin ang kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng programang Eat Bulaga at ng Tape Incorporated. Nabanggit ni Christy Fermin ang posibilidad na magkakadimandahan umano ang magkabilang kampo na inaasahan na raw ni na Tito Vic and Joey na pawang mga orihinal na host at sinasabing haligi ng longest running noontime show. Pero kung tatanungin natin ang kampo ng Tito Vic and Joey, mas gusto nila ito ang kauwian ng lahat. Alam ko, oo. Sabi nga natin, pag kumpleto ka sa resibo, ano dapat ang ikatatakot mo? Kapag hawak mo ang katotohanan, ano ang dapat mong ikapangamba? Ani Christy Fermin. Gayunpaman, inaasahang hindi magiging madali para sa lahat kapag nangyari ito, lalo na at mahaba-habang panahon na nagsama ang Tape at ang Eat Bulaga. Pero alam mo, nakakatakot kapag nagkadimandahan ito. Hindi lang mauuwi ang asunto o ang pagpapalitan nila ng mga diskusyon sa mga pinag-uusapan sa Eat Bulaga. Maraming mahahalukay na kwento at pangyayari tungkol dito. Mauuwi po ito sa personalan. At kapag personalan na ang nakataya, mas marami po tayong maririnig. Mas marami po tayong malalaman. Lalo pa at hindi naman ganoon katahimik ang buhay ng mga magsasalpukan sa laban. Ang paglalahad ni Christy Fermin. Narito ang buong usapan ni na Christy Fermin, Romel Chica at Wendell Alvarez sa kanilang programang Showbiz Now Na! At tungkol pa rin po sa hiduaan ng dalawang kampo ng telebisyon ang ating pag-uusapan. Siyempre po, ang kampo ng Tape Incorporated na ang namamahala na ay ang mga halos host at ang grupo naman ng Tito Vic and Joey at ng iba pa nilang mga kasama sa Eat Bulaga. Grabe! Talagang, alam mo, inaantayin ng araw-araw ng mga tao kung ano mga hakbang ang susunod na gagawin ng halos host. Pero hindi nyo ba napansin? Hindi nyo ba napansin na pagkatapos magsalita ng sunod-sunod ni Senator Tito Soto na nahimik ang kabilang kampo. Ay, Hindi ganito yan, di ba, sa mga magkakaaway na bansa. Mga bansa, kapag nanahimik ang isang kampo, mas nakakatakot. Ay, oo. Kasi baka may niluluto sa kusina na kasurpres-surpresa, di ba? Ano yung sabi mo kanina? Meron kang nabasa, napanood? Oo, kasi napanood ko kanina dun sa isang vlog na sabi daw Mayor Bullet Halosos yung magdidemanda. Kasi yung mga inilabas doon, di ba, sinasabi na hindi tama yung mga sinasabi ni Mayor Bullet doon. Mali. Kaya di ba sinagot ni Senator Tito Soto yun. At tapos sabi daw doon na magdidemanda na lang daw sila. Okay. Yung mga halosos. So, mauuwi ito sa demandahan. Nakakalok. Pero kung ang tatanungin natin, ang kampo ng Tito Vic and Joey, mas gusto nilang ito ang kauwian ng lahat. Ay. Alam ko, oo. Sabi nga natin, kapag kumpleto ka sa resibo, ano dapat ang ikatatakot mo? Tama. Diba? Kapag hawak mo ang katotohanan, ano ang dapat mong ipangamba? So, ang sagot ng Tito Vic and Joey, if you need war, I give you war. Ay, if you're asking for war, we will give you war. Parang ganun. Pero nakakalungkot lang ngayon. Nauuwi na sa demandahan ang dating magkakasama sa trabaho. Nagkaroon kasi ng question sa tiwala. Kapag pumasok na kasi ang pangungwestiyon sa tiwala, lalo na tungkol sa pananalapi, talaga sa ganito mauuwi. Pero alam mo, nakakatakot kapag nagkadimandahan ito. Hindi lang mauuwi ang asunto o ang pagpapalitan nila ng mga diskusyon sa pinag-uusapan sa Eat Bulaga. Maraming mahahalukay na kwento at pangyayari tungkol dito. So kung lalawak ito ng lalawak. Mauuwi ito sa personalan. Diba? At kapag personalan na po ang nakataya, mas marami po tayong maririnig, mas marami po tayong malalaman, lalo pa, at isa pang lalo pa, at hindi naman ganun katahimik ang buhay ng mga magsasalpukan sa laban. Diba? Ang mahirap kasi may history eh, diba? Siyempre ang history, mahuhukay yun eh. Oo, totoo. Yung kasaysayan, kahit kailan, hindi
maitatago yan. Nandyan na yan. Diba? Mababalik-balikan mo yan. Talaga. Oo, totoo yan. Pero ang tanong, Diyos ko, paano naman, ano ang mga pasabog na ito? Ito yung nakakaloka. Mm-hmm. Ang gusto ng ating mga kababayan, patuloy na mapanood ang Itbulaga. Patuloy na matikman ang saya at tuwa mula apare hanggang hulo na ibinibigay ng grupo. At yun din naman ang gusto ng Tito Vic and Joey. Oh, ayusin lamang ang mga questionable na pahayag ni Mayor Bullet. Mm-hmm. Hindi po pwedeng uupuan nila ito, tatanggapin na lang basta. Kailangang iayos, detalyado, may resibo, ano-ano ba ang kailangan ayusin. Yung mga utang ng kumpanya, kina Vic Soto at Joey De Leon. Diba? At saka yung mga napagkasunduan, sana matupad. Diba? Yun lang naman ang hinihiling nila. Sa pangalawa nilang pag-uusap, natupad yun eh. Pero may binawi. Ah? At merong bumawi. Ayun. At yun ang hindi gusto ng Tito Vic and Joey. Kaya ang tanong ng bayan, saan natin mapapanood ang Itbulaga sa mga darating na panahon? Ayun na. Diba? Tuloy na tuloy na ba ito? Kung question ng dimandahan, welcome na welcome yan sa Tito Vic and Joey. Lalo pa at alam naman natin na hindi naman maiigsi ang kamay ng mga taong ito na walang aabutin. Ay, diba? Oo naman. At saka ang usapin ito, silang nagsimula, pwes, tapusin natin ito para maganda ang kwento. Kung tutuusin, kumakounter nga lang eh. Actually. Ang Tito Vic and Joey. May nagbukas ng aklat, narinig na basa nung kabilang kampo, tinutulan, kinwestiyon, sila ang dapat ikang kahit sa korte, di ba? Kung sino ang nagdemanda, yung burden of proof ay nasa kanya. Siya magpipresenta ng resibo. At kung kumpleto naman ang resibo ang kalaban, tapos. Kasi hindi sana magsasalita si Tito Sen kung tama yung mga sinasabi. Kasi may mga butas eh. Kaya siyempre kine-question yung mga butas. Tama yun. Kaya hintayin po natin kung saan mauuwi ang usaping ito. Mas maganda nga po siguro kung katulad nung wish ninyo, ay wish din namin na sana maiayos po ito internally. Yung sila-sila na lamang. Pero kapag inayos po kasi may mga liku-likong bagay na kailangang idiretso, may mga pangako na kailangan tuparin. Kung ano ang binitiwan, yun ang dapat masunod. Hindi po pwedeng lilihis dahil away na naman ang matindihan. Oo, at saka siguro maaayos lang ito talaga pag hindi na si Mayor ang lumabas na magsasalita. Sino kaya ang magsasalita sa kanila? Hindi na si Mayor, siyempre yung kataas-taasan na. Para talagang wala nang palpak yung father. Para lang, diba, na siguro, no? Para matapos sa ito, okay? Isang matindihang statement na ganito. Pabulaanan lang kung sino nagkamali, diba, tanggapin ang pagkakamali para maayos na talaga. Sige, sabi mo nga, history repeats itself. Okay, sige. Abangan po natin yan. Kung saan po sila makararating, tingnan lang po natin kung ano magaganap. Okay? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.